Jing, alam mo, nagagalit na sa akin nanay ko. Hindi ko daw sineseryoso trabaho ko. Bakit mo naman nasabi yun? Eh, puro laruan na lang daw hawak ko eh. Manong, pakihanda mo ngayon sa sakyan. Wala! Ayoko na! Mag-uwayaga na ako! Dami-dami pinangako ni Santa, wala namang natupad. Food allowance, mataas na sweldo, Christmas bonus, wala! Eh, ikaw naman kasi, kasalanan mo yan eh. Bakit? Tanda-tanda mo na, iniwala ka pa kay Santa Claus. Bastos pala ito eh! Ho, 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 ho! Ano nangyari? Etong elf mo eh! Inupo ba naman ako sa dibdib habang nakahiga ako? Ho, ho, ho! Bakit mo naman ginawa yun? Akala ko ba punso eh. Umar, gusto ko na mag-resign dito. Mag-resign ka? Bakit? Eh, paano 5 taon na tayo nagtatrabaho dito? Hindi pa rin tumataas yung sweldo ko. Ano? May sweldo ka? Ba't ako puro candy? Ikaw yung bago dito, no? Alam mo, halos pareho yung ginagawa natin. Kaya lang magkabaliktad. Bakit baliktad? Kasi ako elf na gumagawa ng laruang kabayo. Ikaw kabayo na gumagawa ng laruang elf. Sabi nga dyan. Alam mo, nainis na ako kay Santa eh. Bakit naman? Pagod na pagod tayo nakatrabaho dito. Tapos pamimigay lang niya to. Sandali lang, hoy! Bakit mo pinupunit yung sulat? Eh kasi itong batang to, ang daming hinihingi. Humihingi ng mga gadgets, tapos humihingi pa ng maraming pera. Ang kapal-kapal ng mukha. Naku, eh hindi naman galing sa bata yan eh. Eh ano pa to? Ransom note yan, padala nung kumidap kay Santa. Yan ang mga demand sila. Oh, ginagawa mo dyan. Ayoko na ng patakaran dito. Bakit naman? Kahit Pasko nagtatrabaho tayo, wala man lang holiday! Ano? Naghahanap ka pa ng Christmas holiday, ito yung Pasko na nga na tayong katrabaho eh. Oo, mga elf, makinig kayo. Eh, late daw yung latest batch ng mga laruan. May problema ba? Huh? Eh, sir! May issue po talaga yung mga tauhan tungkol sa pasahod. Gusto po namin mag-strike. Sige, teka lang. Gusto yung mag-strike, ha? Oh, ganito na lang. Lahat ng gusto mag-strike, lahat ng gusto lumabas ng pabrika at tumayo sa kalagitnaan ng North Pole kesa manatili dito sa komportabling lugar na may pagkain at kape, itaas nyo lang yung kamay ninyo. Strike tayo! Mm-hmm. Ayos! Mag-strike ka na lang mag-isa. Sige. Ayoko na! Board na ako! Pare-pareho na lang lagi yung laruan ginagawa natin. Dapat gumawa naman tayo ng kakaibang laruan! Katulad naman ng ano? May naisip ako! Gagawa ako ng laruan puto! Tapos tatawagin nating Puto-toy! Gregory! Ano ba naman yan? Bakit ba hindi ka nag-iingat? Nasira tuloy yung mga laruan, no? Laruan? Ganyan-ganyan din ako. Laruan? Naglaruan niya lang ang feelings ko. Akala ko kami na habang buhay. Pero, kagaya sa laruan, nung nakakita siya ng iba, pinagpalit niya lang din ako. Kaya ikaw, laruan, huwag kang malulungkot. Ikaw na sira-sirang laruan.
Webster, pambihira ka! Bakit mo sinira yung laruan? Oo, eh, Webster. Ma'am, sorry po. Eh, ginagawa ko na naman po yung dapat gawin. Naku, ipapadala natin yan sa mga bata ngayong Pasko. Ba't mo tinanggal yung ulo? Eh, ganun din naman po yung gagawin ng mga batang makakatanggap nito eh. Eh, itanggalin na lang natin para hindi na sila mahirapan. Uy, balita ako nag-resign ka. Oo, banas ako kay Santa eh. Ha? Eh, bakit naman? Anong ginawa sa'yo? Wala naman. Ba't ka nag-resign? Eh, ang liit kasi ng tingin sa akin eh. Ayoko pa naman sa lahat. Yung minamaliit ako. Okay na ba yung kotse? Okay na ba? Sige na! Mais ka na! Si Sante ka na! Uy! Teka, teka, sir! Bakit niyo po siya sinisisante? Uy, ano ba ginawa mo? Wala, wala naman akong ginagawa eh. Nakita mo! Walang ginagawa! Tamad-tamad! Mais ka na! Si Sante ka na! Mais na! Sige, sasabihin ko po. Po. Tol, sabi sa akin, ako nalang daw magpapakain din sa mga reindeer ngayon taon. Ha? Bay, bakit naman? Eh, ba, may reklamo sa si Santa. Si Santa, may reklamo sa akin? Ano naman yung reklamo niya sa akin? Eto kasi, yung damo na pinakain mo sa reindeer niya, hindi lang masyado silang mataas lumipad, tawa ng tawa, food trip. Ano ba yun? Ano nangyayari? Sino yung mga yan? Mga technicians tsaka electricians. Ba't sila nandito? Eh, inar ni Santa. Kailangan daw kasi sila eh. Hmm? Bakit daw? Eh, kasi karamihan ng mga bata ngayong taon, ang hiniling nila, mga cellphone, laptop, iPad, ganun. Eh, ako na dito. Lagi lang ako nag-overtime. Gusto ko lang umuwi sa bahay. Ba't uuwi ka pa sa bahay nyo? Dito rin naman nagtatrabaho ang asawa mo. Wala kang uwian doon. Eh, yun na nga eh. Gusto ko na sa bahay kasi ayoko na siya makasama. Lahat kayo, makinig! Para sa lahat ng El Fleado ng Toy Factory, pinapaalam ko sa inyo na huling taon na to ng paggawa natin ng mga laruan dahil sa susunod na taon ay magsasara na ang Toy Factory. Ha? Ah! Ah! Paano na yung mga regalo sa mga bata? Oo nga. Ah, meron na kasi daw alam si Santa na makukuhaan ng laruan. Ha? Sa ibang factory ba? Hindi naman. Eh, saan? Sa Divisoria, mas mura daw kasi mga laruan daw. Uy, bakit hindi ka nagtatrabaho? Alam mo, songsawan ako sa trabaho na to. Para tayo makasara ulo. Ulit-ulit na lang ginagawa natin. Taon-taon, gawa ng laruan. Ikaw, hindi ka pa nagsasawa. Nagsasawa? Eh, pero ano namang magagawa natin? Eh, wala namang ibang trabaho na pwede para sa atin eh. Di ko maiwasang marinig yung problema nyo, lalo na sinisigaw mo pa. Pero gusto ko sana kayong tulungan, kaso di ko alam kung kaya nyo eh. Tulong? Ah, taong maliit, meron kang itutulong sa amin na bagong trabaho? Yes, chubby-chub-chub. Kung open-minded ba kayo, ready ba kayo magtrabaho na nakaupo lang pero kumikita kayo ng sobra? Itong pinakamalaking investment yun. Sir! Sir! Nakakatuwa ka talaga, sir! Sir, may iba ba kayong patawa dyan? Oo, oh, sir! Gusto nyo ba? Yes, sir! Ito, may isa ba akong joke? Makinig kayo, ha? Ano, ano? Sa ospital, mayroong magkasawa. Sabi nung mister, nandun siya sa kama, sabi niya, "Sweetheart, ikaw na bahala sa mga bata at sa mga negosyo natin. Ha? Mag-goodbye na ako sa'yo." Sabi ngayon ng misis, "Tumayin ka nga, Roberto! Wala pa namamatay sa tuli!" Ay,
Kanina ko pa napapansin, ha? Hindi ka tumatawa sa mga jokes ko, ha? Nakakainis ka na! Hindi ko na ako kailangan tumawa sa mga jokes niyo, sir. Last day ko naman nahuto sa pabrika.